Eto, tiyak maraming magtatanong ng how to be you po kapag napanood nila ang susunod nating report. Sa gitna kasi ng maraming kabiguan ngayong pandemic, na-achieve ng isang 22-year-old na dalaga na maging milyonarya. Sa pamamagitan niya ng pagiging live online seller, ang kanyang kwento sa pagtutok ni Marie Zumali. Ngayong may pandemya, marami ang nakadiskubre, negosyante pala sila. Pero sino ang makapagsasabing sa gitna rin ng pandemya, pwede kang maging isang milyonarya? Cookie Monster na lang. Mine Cookie Monster, 230 pesos. Big logo ito mga bebe. Ganyan ang kwento ni Joyce Sibayan, 22 years old. Hindi niya inakalang sa isa't kalahating taon niyang pagla-live online selling, mama-mine pala niya ang pinaka-pinapangarap na 1,000,000 piso. Hindi ko in-expect na maaabot ko siya kasi akala ko medyo matagal pa. Tapos yun, sabi ng teller, hala, milyonaryo ka na, sobrang bata mo naman maabot yan. Pero ang matamis na tagumpay, hindi naging madali para kay Joyce. Ilang beses daw siyang nabigo sa mga sinubukang negosyo, gaya ng pagbebenta ng chili garlic oil, mga pre-loved clothes, cosmetics, at kinailangan pa niyang isara ang tinayong tindahan. Meron pong times na nag-breakdown po ako and nawala nga po ako sa sarili dahil po sa susunod-sunod na nangyayari dun sa business ko. Dumagdag pa ito sa mga panghahamak di umano sa kanya ng sarili niyang mga kamag-anak dahil sa kanyang inasal nung kanyang kabataan. Umabot pa sa punto na inire-report pa raw siya sa pulis ng mga magulang. Bad influence din po ako, hindi ako umuuwi, nagiinom ako, ganyan. Tapos pinapablatter din po ako ng parents ko minsan pag di ako nakakauwi, ganyan. Naging dahilan daw ito para pagdudahan niya ang kanyang sarili, lalo pat noong kolehiyo, maging kanyang mga kaklase, duda rin sa kanyang kakayahan. Hindi po talaga ako magaling sa academics. Merong time na na-outcast po ako sa group namin. Pero ang lahat ng yan hindi naging balakid para kay Joyce na magpursige. Pero sa umpisa, mahirap daw talaga. Makikita mo po talaga yung mga friends. Bakit sila ang saya-saya nila? Bakit ikaw naghihirap ka ganyan? Tapos nakakainggit. Pero hindi mo naman kasi yun pwede magawa kasi alam mo na may goal ka, may... Ngayon lahat ng pinagdaan ng pagsubok, nagpapangiti na lang sa kanya kapag naaalala. Ang totoo pong importante sa buhay is kailangan madiskarte ka, masipag ka, matyaga ka. Ang kwento ni Joyce sumasalamin sa kwento ng marami sa atin. May nabibigo at may nagtatagumpay. Si Joyce patunay na anumang pagsubok ay maaaring malampasan kapag ang pangarap ay hindi susukuan. Marie Zumali, Nakatutok, 24 Oras.